light of the so many crises that we are faced with right now, ang bird flu, African swine fever, COVID-19 pandemic, every entrepreneur should look into the pros and cons of going into a particular sector of agriculture. Ang quail farming has its share of ups and downs due to bird flu and lockdown restrictions. Demand for quail eggs, which most of those goes to quail reproduction, has now shifted to homes. So for quail farmers out there, the key is to market to or reach as many households as we can, because that's the trend. Ikukwento po sa atin ni Sir Limar kung paano siya nainganyo mag-umpisa ng sarili niyang quail farm, ang mga balakid na kanyang kinaharap, at ang mga kanyang natutunan sa loob ng 2 buwan. Isa akong dating OFW, nagkatrabaho bilang nurse. I decided na mag-stay na dito, kaya naisipan ko magdagdag ng konting pagkakakitaan, kaya naisipan ko mag-start ng puguan. Nababalitaan mo, maganda nga ganito, maganda yung kita sa pugo, kaya tinuloy na namin ng misis ko, kasi sabi nga ng misis ko, sa pagninegosyo, wala namang kita agad eh, may risk talaga. Nag-start ako sa puguan, nag-research ako kung paano magpakain, mga kulungan, mga ganyan-ganyan. Nag-start kami ng puguan sa 3,000 na sisiw, day-old chick kung tawagin. Sa breeding process ko naman, para maging mas marami ang production, sa mga natutunan ko sa social media, inadapt ko yung iba, tapos nag-incorporate ako ng sarili kong strategy para mapadami yung production ng mga pugo. Yung pagpapainom, yung ng tamang vitamina, yung pagpapakain ng tama, yung paglilinis araw-araw para mas komportable yung lagay ng mga pugo. Hindi sila nai-stress. Sa pagpapakain, 2 beses sa isang araw ko lang sila pinapakain. Sa umaga at sa hapon. May oras kasi sila na nangingitlog. Like, kailangan mga 10 to 11 tapos ka na dun sa mga gawain mo sa umaga. Para magkaroon naman sila ng privacy, magkaroon sila ng stress-free na oras. Sa napansin ko bilang nag-aalaga ng pugo, noon yung talagang marami silang mangitlog. Yun yung panahon na pagka na-istorbo sila, mas kumukonti yung nagiging itlog or minsan nakakamatay dahil umiipit yung itlog sa pugo pagka nagugulat sila ng mga ganong oras. Kaya ang solusyon na usually na mga narinig ko at in-apply ko, yung paglalagay ng radyo sa puguan para at least continuous yung ingay at bawas sa gulat. Madali naman siyang planuhin dahil usually ang napukonsume ng pugo, it's like 20 kilos per day. So, tatimes mo lang yon kung ilan yung alaga mo. Pwede ka na mag-stock para sa next delivery, para hindi ka maubusan. Kasi hindi pwedeng magutom yung pugo. Maapektuhan yung production ng itlog. Bumibili kami ng sari manok na laying mash, which is maganda naman dahil, yun nga, ang inaabot ng 90% yung production ng pugo, minsan 92, 93, ganyan. Nung time na nangingitlog na sila, sila na yung parang nagbabayad nung kinakainan nila. Ang benefits na nakita ko sa pag-start ko ng pugoan, yung kumikita na kahit nasa bahay ka. Tulad ko na dating OFW na huminto dahil nga nung nagkaroon ng panahon ng COVID, ang malaking bagay kasi magkakaroon ka ng pang-araw-araw na kita. Dahil araw-araw ang itlog ng pugo, meron kang income kahit na nasa bahay ka lang. Nakakasama ko yung pamilya ko, yung nakagabayan ko yung anak ko. I-person nyo lang, i-person nyo. Marami namang hihinga ng tulong, marami nagbibigay ng payo. Tulad ko, may napagtanungan akong puguan, inalam ko kung ano yung proseso nila. Siguro sabi ko, parang madali lang naman, kaya ko naman. Kaya ayun, sinubukan ko, eto, kumikita na.